Amen. Salamat po sa pag-alaala po sa aming pong kaarawan ni Pastor Boy. At salamat din po sa pag-recognize o pag-honor sa mga pastors para din nga po sa... Kasi kinukonsider po sa Christendom ang October as Pastors Month. So, isang pasasalamat din po ang akin pong pinaparating sa bawat isa po sa inyo. Greatly appreciated po yung pag-alaala sa aming kaarawan at the same time yung pag-honor po sa amin. Kaya salamat po sa Panginoon at kagalakan ko po na talagang patuloy na maglingkod sa Panginoon sapagkat meron po mga katulad po ninyo na mga lingkod din ng Diyos na nandyan nakasuporta na talagang sa Panginoon patuloy na umaasa, idinadalangin din kami. Alam namin na ramdam ko po ang inyong patuloy na pananalangin sa amin sa sitwasyon ng aming mga buhay, saan man kami naroroon, talagang nandun po ang gabay at patnubay ng Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen. Siguro po, bago po ako dumako sa salita ng Panginoon, gusto ko rin pong i-share sa inyo, kahit na na-share ko na po doon sa GC, pero gusto ko pa rin pong ibalik sa Panginoon ang papuri, ang pasasalamat, sapagkat tunay nga po na ang ating Diyos ay talaga pong napakabuti, napakadakila. Kung natatandaan po ninyo ay hiningi ko po sa inyo ng pagsama sa pananalangin, yung exam ni Jean para po doon sa DOST scholarship. At bali halos sa magto 2 weeks na din po ay meron pong dumating na email at yung email po na yon hindi pa po officially lumalabas yung result kasi po pag lumabas na po yon i-announce na yung mga pangalan pero nauna pong dumating yung email kay Jean informing her na potential qualifier. Na ang ibig sabihin, kung babasahin po yung content ay talagang andoon na, meron lang requirement na inihingi na nagpapatunay na siya po ay enrolled as third year student at kailangan po yung kanyang registration card. At pagkatapos po doon, nakalagay doon sa email na din, kinukonsider na siya as DOST scholar. At yun nga po, talagang napakabuti po ng ating Diyos sapagkat hindi ho biro yung pinagdaanan ni Jean, pero sa tulong ng Panginoon, talagang siya po ang tumulong kay Jean para po maipasa yung scholarship na yon. At sa ating sama-samang pananalangin, ang Diyos ay buhay, tumugon, kaya nagpapasalamat po kaming lubos in behalf of my family. Ay salamat po sa pakikiisa po sa panalangin at salamat po sa ating Diyos na napakabuti po talaga. Kaya sa Panginoon po ang papuri at pasasalamat. Amen. Puri po ang Panginoon. Palakpakan po natin minsan pa ang ating Panginoon. Talagang concern po ang Panginoon sa lahat ng bahagi ng ating buhay, maliit man yan o malaki, basta ipinagtitiwala natin sa Diyos, ay talagang makikita natin, kumikilos po siya sa atin. Kaya mabuti po ang magtiwala sa ating Panginoon. Amen? At maging sa gawain po ng pagbibigay ay pagpapahayag din po yan ng pagtitiwala sa Panginoon. Kaya ngayon pong oras na ito, ang atin pong pag-aaralan ay may kinalaman po sa pagiging cheerful giver. Yan po ay nasa ikalawang Korinto, chapter 9, verse 7. Kaya isang talata lamang, pero nais ko po na magsitayo tayo at magbigay tayo ng paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. 2 Corinthians 9:7, babasahin po natin sa Tagalog at saka sa Ingles. Sabay-sabay po natin uling basahin at sama-sama nating ipagkatiwala sa Panginoon ang gawain ito. Hallelujah! Basahin po natin. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Basahin din po natin sa NIV. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Tayo po'y manalangin. O Diyos, maraming salamat po. Tunay nga po na sa amin pong pagpapasakop ng aming buhay sa iyo, nararanasan po namin ang malaking pagbabago ng aming mga buhay. Sa lahat ng aspeto ng aming buhay, nakikita namin na kumikilos ka, gumagawa ka, binabago mo kami. Even yung aming pamamaraan ng pagbibigay, O Diyos,
ay kinakikitaan din po ng malaking pagbabago. Tinuturuan mo kami, O Diyos, na lalong maging tapat sa iyo dahil ikaw ay Diyos na kailanman ay lagi pong tapat sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya naman sa oras pong ito, O God, once again, as we study your word, I pray, O God, na sa pamamagitan po ng mga sandaling ito, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong salita na mahayag sa aming kalagitnaan, hayaan mo, O Diyos, na magalak ang iyong bayan at tanggapin ang iyong salita. At ito, O Diyos, ay maitanim ng mabuti sa kanilang mga puso't isipan. At hayaan mong ito ay tumubo, lumago at magbunga, Panginoon, upang bawat sa amin na mga anak mo na sumasampalataya sa iyo, matagpuan mo bawat isa, cheerful giver, sapagkat ito po ang nais mo, Panginoon, for everyone of God, of us ay maging mga cheerful giver, kami na mga tinawag mo. Salamat po. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Ako po na po kayo. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Sa iba po, ang pagbibigay po ay minsan itinuturing nila na burdensome. Mabigat sa kalooban. Yung iba naman po, pag pinag-uusapan po ang pagbibigay, yung iba naman po ay tisod sa gawaing ito. Sapagkat para sa kanila, yung iba kaya hindi po lumalapit sa Panginoon, lalo na sa mga ganito, sa mga gawain ng born again. Ang idea nila, ang gawain daw po ng mga born again ay pera-pera lang. Kasi ang nakikita lang nila yung bigayan, yung pagbibigay. Hindi nila nakikita yung essence kung bakit tayo galak na nagbibigay. Kaya yung iba, tisod, o yung iba naman ay mabigat sa kanilang loob ang magbigay. Ngunit dito po sa bahagi ng banal na kasulatan na atin pong binibigyan ng pansin, makikita po natin na sa pamamagitan po ni Apostle Paul, ang Diyos po ay nagtuturo sa atin kung paano ba natin dapat tinitingnan itong gawain ng pagbibigay. Paano ba natin ito dapat kinukonsider bilang mga mananampalataya sa Panginoon? Makikita po natin dito sa bahaging ito ng banal na kasulatan na pinapakita sa atin that even in giving, God is very much concerned sa atin. Concerned ng Panginoon sa ating uri ng pagbibigay. Hindi lamang yung ating mga ibinibigay, kundi maging yung attitude natin sa pagbibigay, concern ng Panginoon. Kaya nga sabi dito sa ating verse ay, God loves, ano daw po? Cheerful giver. So hindi lamang siya interesado doon sa ating ibinibigay, kundi interesado din siya doon sa ating attitude on how we give our gifts to God, kung matatawag man nating gifts, sapagkat marami po tayong pwedeng ibigay sa Panginoon. Hindi lang naman po ang ating pwedeng ibigay sa Panginoon ay yung finances. Pwede tayong magbigay sa Panginoon ng ating talents, ng ating treasures, ng ating skills. Marami po tayong pwedeng ibigay sa Panginoon. Pero again, nakatingin po ang Panginoon dun sa uri ng ating pagbibigay. At ano ba ang right attitude na hinahanap ng Panginoon sa pagbibigay? Particularly sa gawain po ng giving. Ang sabi nga po, ang hinahanap po ng Panginoon, hindi yung napipilitan lamang o nabibigatan. Ang nais ng Panginoon kapag tayo ay nagbibigay, kapag ikaw ay nagbibigay sa Panginoon, ang nais ng Panginoon, nang makita niyang attitude sa iyo, you are giving cheerfully. Amen po ba? So, cheerful giving. Yan po yung ating bibigyan ng pansin sa atin pong pag-aral. Meron pong ibang sa Africa, alam niyo naman po ang mga Africans, yung iba, yung mga Negro, meron pong mga churches sa Africa na pinatotoo po sa akin nung nakapunta na doon na mga kaibigan kong pastor sa Sariaya. Sabi po nila, during worship, ang pinaka-festive na mood sa gawain po ng pagsamba sa Africa, ilang churches daw po sa Africa, ang sabi ay yung pinaka-festive mood ng worship nila ay during offering or yung giving. Alam niyo, yung ginagawa daw po, pagka-giving na po, tayuan na po ang lahat. Tapos nasa altar yung mga offering boxes nila. Tapos lahat po talaga ay bago dumating doon sa offering boxes, talagang
sa upuan pa lang, nagsasayaw na, tapos nililigid po yung buong paligid, tapos tsaka magbibigay sa Panginoon. Talagang isinasabuhay nila yung sinasabi ng verse na, God loves a cheerful giver. Amen po ba? Kasi yung iba, pagdating na ng giving, parang namatayan. Diba, may mga churches na parang ang lungkot kapag ka nagbibigay. Yung iba naman, napapasiar na pagka panahon na ng giving. Di ba? Pero sa kanila daw po, sabi ng kaibigan kong pastor, sabi, gulat daw siya kasi nung in-announce na yung giving, biglang nagtayuan, ang tagal po ng oras ng giving kasi iikot talaga sila at nagpupuri, nagbubunyi, tapos saka sila magbibigay ng kanilang offering doon sa offering box. Na talagang ang isinasabuhay nila yung sinasabi ng Bible na God loves a cheerful giver. Kaya they give cheerfully. Out of their joyful heart, dumadating sila or pumupunta sila doon sa offering box na galak na galak sa Panginoon. Why? Because God loves a cheerful giver. Ang hinahanap ng Panginoon sa kanyang mga anak na nagbibigay para sa kanya ay yaong nagbibigay ng may kagalakan. Amen po ba? Are you a cheerful giver? Amen, amen. At ngayon pong araw na ito, pag-aaralan po natin, ano-ano yung mga palatandaan na tayo nga po ay cheerful giver. Kasi ito po nga po ang hinahanap ng Panginoon. At dapat kung itong hinahanap ng Panginoon, dapat makita ito sa atin that we really, as children of God, are cheerful givers. So ano po yung mga palatandaan na ikaw ay isang cheerful giver? So may ilan po akong description na i-share sa inyo na nagpapatunay ng ating pagiging cheerful givers. Ano po ang unang palatandaan? Number one, cheerful givers see giving as a privilege. Pagka ikaw ay isang cheerful giver, nakikita mo ang gawain ng pagbibigay na isang pribilehiyo, isang opportunity. Pag sinabi pong privilege, hindi po ito para sa lahat. Pag sinabing privilege, ang ilan lamang ang kumbaga ang may bahagi dito. At kinukonsider ko po na ang pagbibigay ng may kagalakan ay isa pong pribilehiyo na ibinigay ng Panginoon para sa mga anak ng Diyos. Amen po ba? It is our privilege to give joyfully to our Savior. Amen? Imagine niyo po, ang Diyos wala naman talagang pangangailangan. Pero somehow, bilang mga anak ng Diyos, because we are partners with God in the ministry, meron tayong kabahagi para makapagbigay sa gawain ng Diyos. So it's a privilege na nawawala doon sa iba na hindi nagbibigay sa Panginoon. Or kung hindi man, kung nagbibigay man, ay nagbibigay na napipilitan lamang or reluctant. Or out of compulsion, sabi nga doon sa NIB. So, giving, cheerful giving, ay isang pribilehiyo na ibinigay ng Panginoon sa bawat mga anak niya na nagnanais na magbalik ng pasasalamat sa Kanya. It is an opportunity that has been given to us, believers. Noon, kung alam ko po, marami po sa atin, hindi pa natin naiintindihan ang tamang pagbibigay. Ang ating pong pagbibigay noon ay kumbaga kumpara sa tinuturo ng Banal na Kasulatan, yung pagbibigay na alam natin noon ay iba-iba. Yung iba po ay nakikibahagi, yung iba naman ay dahil nagbigay yung isa, magbibigay din. 'Di ba? Yung iba naman po ay hindi nagbibigay. Para pang well, hindi natin nakikita ang pagbibigay na isang gawain na nagbibigay ng bahagi ng pagsamba natin sa Panginoon. Pero dahil nga po tayo ay binago na ng Panginoon, kung noon tayo ay maramot, kuyom ang ating palad, di ba? May mga ganon eh. Pero dahil sa Panginoon, tinuruan niya tayo ng tamang pagbibigay, yung ating attitude ay binago ng Panginoon. At kung ang ating attitude ay tama sa pagbibigay, ang ating palad ay magbubukas din na galing doon sa tamang attitude. Kaya kung tayo noon ay maramot, ang kamay natin, hindi yan magbubukas ng pagpapala.
Pero dahil nga binago na ng Panginoon ang ating puso, inalis niya yung pagiging maramot at ginawa niya tayo na bukas ang palad para sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon, kaya nakikita natin na giving is a privilege for every believers, bawat isa po sa atin. Nakalulungkot nga lamang po, or sabagay, kung titinan po natin, ang mga Israelita po, pag tinignan niyo po, sila po ay mga cheerful givers in a sense na kahit gaano kadami yung mga ways of giving doon sa panahon po ng lumang tipan, lahat po sila ay nakikipag-participate po sila. Kasi bahagi talaga ng kanilang buhay pagsamba ang magbigay sa Panginoon. At magugulat kayo, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi halos 6 or 7 ways ng pagbibigay during worship ay ginagawa po ng mga Israelita. Now, paano nila itong nagagawa? Simply because they have a cheerful heart. Pero of course, noon, kaya nila ito ginagawa because ayon sa kautusan. Pero ngayon nga po, ay hinahanap ng Panginoon sa atin ay yung pagkakaroon ng attitude na kapag tayo'y nagbibigay, hindi lamang dahil iniutos, kundi dahil ang ating puso ay nagagalak para sa Panginoon. Kaya tingnan niyo po ang ilang mga ways kung paanong nagbibigay ang mga Hudyo. Sa Deuteronomio chapter 12 verses 4 hanggang 6. Ito po ang utos ng Panginoon. At sa pagsamba ninyo kay Yahweh, huwag kayong tutulad sa kanila na sumasamba sa kanilang mga diyos-diyosan kahit saan maibigan. Sa halip, hanapin ninyo ang lugar na pipiliin niya sa lupain ng isa sa inyong mga lipi. Doon lamang niya ipapahayag ang kanyang pangalan at iyon ang ituturing niyang tahanan. Ibig sabihin, kung noon, ang mga Israelita, kahit na gusto nilang sumamba sa iba-ibang mga lugar, pero dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, mayroong mga designated places talaga na tinatawag na place of worship. Kaya noon, mayroong mga temples, tapos later on, nung mawala yung temple, nagkaroon ng tabernacle, nagkaroon naman ng synagogue. So, hanggang later on, kahit sa mga maliliit na grupo sa mga tahanan, ay meron na din pong mga pagtitipon. Pero noon po, ito ang sabi ng salita ng Panginoon. Sa verse 5, sa halip, hanapin ninyo ang lugar na pipiliin niya sa lupain ng isa sa inyong mga lipi. Doon lamang niya ipapahayag ang kanyang pangalan at iyon ang ituturing niyang tahanan. Doon ninyo siya sasambahin at doon iahain ang inyong mga, number one, handog na susunugin at iba pang handog tulad ng ikapo, handog mula sa inyong ani, pangakong handog, kusang handog, ang mga unang bunga ng pananim, at ang panganay na anak ng inyong mga hayop. So, ang dami, no? Merong pledge, meron pang pangakong handog, meron pang pagnanganak yung alaga mo at panganay yon, ibibigay muna din yun sa Panginoon. Teka muna, bakit panganay pa? Pwede po bang paramihin muna? Huwag naman muna yung panganay. Pwedeng ganun eh, no? Pero sa kanila po, hindi issue yon. Dahil yon ang utos ng Diyos, at dahil yon ay utos ng Diyos, kapag kasinunod nila, alam nila ito ay pagpapala, kaya hindi po mahirap para sa mga Hudyo, para sa mga Israelita, na sundin ang kalooban ng Panginoon. Why? Kasi para sa kanila, it is a privilege, katulad din sa atin, isa pong opportunity, isang karangalan na makabahagi sa gawain po ng Panginoon. Amen po ba? Ngunit ang nakalulungkot po, later on, pag binasa na po natin yung huling book ng Old Testament, makikita natin na yung dating nandun yung kagalakan na magbigay, na ang daming mga uri ng pagbibigay, later on ay meron ng complaints ang Diyos sa mga saserdote, kasama na din ang mga Israelita. Mismong ang Diyos, dahil sa pagpapabaya po ng mga saserdote sa gawain ng pagbibigay, mababasa po natin sa aklat ng Malakias, yung kanyang paalaala sa mga Israelita doon sa kanilang kakulangan sa pagganap
sa gawain po ng pagbibigay para ang gawain ng Diyos ay masustenahan. Kinailangan po ng Diyos na hamunin ang mga Israelita. Sabi nga, subukin ninyo ako kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit upang ibuhos sa inyo ang mga pagpapala. O kailangan pang sabihin ito ng Diyos, bakit po? Kasi nga ang mga Israelita, nakaligtaan na nila yung kanilang tungkulin para suportahan ang gawain ng Diyos. Now, tingnan po natin, these are some of the complaints of God sa pagpawalang halaga ng mga Hudyo sa gawain ng pagbibigay sa Panginoon. Sabi po sa Malakias, basahin ko po yung verses 6 hanggang 8, tingnan niyo po ang complaint ng Diyos. Ito yung hinaing ng Diyos. Sinabi ni Yahweh sa mga saserdote, iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alipin ang kanyang Panginoon. Ako ang inyong ama, bakit di ninyo ako iginagalang? Ako ang inyong Panginoon, bakit di ninyo ako pinagpipitaganan? Nilalapastangan ninyo ako. Pagkatapos ay itatanong pa ninyo, sa paanong paraan ka namin nilalapastangan? Pansinin niyo po ang verse 7. Ito ang dahilan, sabi ng Panginoon. Ito ang paglapastangan na ginagawa ng mga Hudyo noon. Naghahain kayo ng karumal-dumal na mga handog. Gayon may sinasabi ninyo, paano naging karumal-dumal ang aming handog? Hinahamak ninyo ang aking dambana kapag naghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay, o may sakit. Subukin ninyong ihandog iyan sa inyong pinuno. Siya kaya'y matuwa sa inyo. So imagine ninyo, through Prophet Malachi, ang Diyos ipinahayag niya sa mga saserdote kasama sa mga Israelita yung kanyang hinaing, yung kanyang hinagpis sapagkat itong mga Hudyo, binabaliwala na nila ang gawain ng pagbibigay. Kasi sabi ng Panginoon, ang pagbibigay pala ay pagbibigay natin ng pitagan sa Kanya. Sabi niya, ako ang inyong Panginoon, bakit di ninyo ako pinagpipitaganan? Kasi pag nagbibigay pala tayo, pagpapakita pala ito ng pag-honor o pagpaparangal sa Diyos. Kaya lang, sabi ng Panginoon, ino-honor niyo ba ako? Samantalang ang ibinibigay niyo sa akin, hayop na bulag, pilay, o may sakit. Totoo nga naman, kung magbibigay tayo sa isang tao, di ba, gusto natin hindi mapupulaan yung ating bigay. Pero pag para sa Panginoon, okay lang yung mga magaganda, yun ang pangbenta, yung may diferensya, ah, ito, sa Lord to. Kaya mismo ang Panginoon, sinasabi niya na ito ang ginagawa na uri ng pagbibigay ng mga Hudyo. At ang sabi pa niya sa verse 10 hanggang 12, ang sabi na makapangyarihang si Yahweh, dahil po doon sa kanilang uri ng pagbibigay, ano sabi ng Panginoon? Mabuti pa'y isara na ng isa sa inyo ang mga pinto ng templo at huwag na kayong mag-aksaya ng panahon sa pagsisindi ng apoy sa ibabaw ng aking dambana. Hindi ako nalulugod at hindi ko tatanggapin ang anumang handog ninyo sa akin. Ang aking pangalan ay iginagalang ng lahat ng bansa. Nagsusunog sila ng kamanyang at nag-aalay ng malilinis na handog sa aking pangalan. Ako'y dinadakila nilang lahat. Ngunit dinudungisan ninyo ang pangalan ko pag inyong sinasabing walang halaga ang aking dambana at kayo'y naghahandog doon ng mga pagkaing di karapat-dapat. So, ang hinaing ng Diyos, yung ibang mga bansa, talagang kung magparangal sa kanya ay gano'n na lang, pero pagdating sa mismong sariling bayan niya, hindi siya pinaparangalan. Kaya kung titinan po natin mga kapatid sa Panginoon, God really is concerned with our giving. Amen po ba? At hindi lang basta sa giving, our attitudes in giving talagang mahalaga sa Panginoon. Kaya sabi ng ating passage, God loves a cheerful giver. Hindi yung napipilitan, hindi yung reluctant. Ang nais ng Diyos ay yung nagbibigay ng tama, ng ayon sa kanyang kalooban. So, giving cheerfully. Kaya bilang mga anak ng Diyos, dapat makita natin that giving is a privilege that has been given to us. Kaya isang pribileheyo na makabahagi. Isang
honor na makabahagi sa gawain ng pagbibigay sapagkat nakikipartner ka sa gawain ng Panginoon at ang Diyos ang iyong pinararangalan kapag ka ikaw ay nagbibigay. Kaya hindi dapat napipilitan. Amen po ba? Dapat pag nagbibigay, tayo ay nagagalak sa Panginoon. Kaya when you think of giving, lalo na kung nais mo na ikaw ay maging cheerful giver, think of giving as your privilege. Amen? Yan po yung una. Pangalawa po, a cheerful giver sees giving as priority. Cheerful givers see giving as a priority. Totoo po ba ito? Siyempre, pag ikaw ay cheerful giver, dahil mahalaga sa iyo ang pagbibigay, makikita na inuuna mo ang gawain ng pagbibigay kasi alam mo, ito ay para sa Panginoon. Hindi mo ihuhuli ang Panginoon kasi sinasabi mo nga, una ang Panginoon sa buhay mo dahil yun naman ang Panginoon. Matthew 6:33, unahin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay ay idadagdag sa atin ng Panginoon. Amen po ba? So kung talagang gusto nating unahin ang Panginoon, dapat maging doon sa gawain ng finances na may kinalaman sa ating ikinabubuhay, dapat pinapakita din natin sa Panginoon na inuuna natin siya. Kasi nga sinasabi natin, Lord, una ka sa buhay ko. Pero pagdating sa finances, hindi mo mapagtiwalaan ang Panginoon, parang hindi yata magtutugma yun. So a cheerful giver gives giving a top priority. Amen po ba? Priority ng isang cheerful giver ang pagbibigay sa Panginoon. At ito po yung nakikita. Kapag ikaw ay cheerful giver, nakikita ito sa iyong buhay na talagang inuuna mo ang Panginoon. Kumbaga, sa bawat mga dumadating na mga pagpapala sa iyong buhay, kung ikaw man ay nagbabudget para sa daily, para sa weekly, o maging sa monthly, dahil priority mo ang Panginoon, inuuna mo ang Panginoon, ang ginagawa mo doon sa mga lists na meron ka, kung yan man ay daily or weekly or monthly, naka-prioritize ang Panginoon. Naka-separate na ang para sa Panginoon. Amen po ba? Kumbaga naka-separate na ang para sa Panginoon, hinihiwalay mo na kasi alam mo, para ito sa Panginoon. Ano pa man yung mga bayarin, ano man yung mga list na dadating pa, basta ang mahalaga na ihiwalay mo na yung para sa Panginoon. Now, bakit kailangan mong i-prioritize ang para sa Panginoon bago pa man ang ibang mga needs? Bakit kailangan i-prioritize natin yon? Number one, when you prioritize giving, it shows your gratefulness to God. Kapag ka inuuna mo ang Panginoon, ang para sa Panginoon sa lahat ng mga pagpapalang dumarating sa iyo, kinikilala mo na God is the owner of everything that you have. Wala naman talaga tayo eh. Yung ating buhay, yung ating lakas, yung ating talino, yung ating trabaho, lahat ng ito ay provision ng Diyos. Lahat ng ito ay galing sa Diyos. Now, kapag ka-recognize natin na ang lahat ng bagay na mayroon tayo ay mula sa Diyos, kapag ka hinihiwalay mo yung para sa Diyos, para sinasabi mo, Lord, salamat po sa mga pagpapalang ibinigay mo sa akin. Ibinabalik ko po yung para sa iyo. Hindi naman hinihingi ng Panginoon ang lahat, kundi ang nais lang ng Panginoon ay maging grateful tayo. Maging mapagpasalamat sa mga pagpapalang ipinagkatiwala niya sa atin. Amen po ba? So when you put giving as top priority in your Christian life bilang cheerful giver, it shows that you are grateful to God. Secondly, it shows your trust in God. Ipinapakita nito ang iyong pagtitiwala sa Panginoon. Wala ba sana? Wala sa slide. So, sulat nyo na lamang po. Kumbaga, alam mo na ang dumadating na pagpapala sa'yo, sa Panginoon, gaano man yan karami o gaano man yan kakonti, ang taong nagtitiwala sa Diyos at merong cheerful heart to give, kinikilala mo na lahat ng pagpapalang mayroon ay laging sapat. Kapag ka dumating yan, laging sapat ang Panginoon. Tama po ba?
Parang ang hirap sumagot, ano, kasi parang hindi totoo, Pastor, eh, kasi talaga namang yung tinanggap ko para sa isang buwan, unang week pa lang. 'Di ba? Eh parang hindi natin masabi na sapat. Minsan ganoon eh, no? Parang doon natin tinitingnan. Kaya parang magbibigay ba ako? 'Di ba? Pero kapag kainuna mo ang Panginoon at nagbigay ka pa din, it shows that you trust God. Na kahit natingin mo ang liit ng dumating, pero dahil inuna mo ang Panginoon, dahil alam mo ikaw ay cheerful giver, hindi lamang privilege ang magbigay, kundi priority mo ang magbigay, dahil alam mo ang Panginoon ang pinagmumula ng lahat ng bagay, sa separate mo ng para sa Panginoon, sinasabi mo, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Kung tingin ko kulang man, bahala ka na, Lord, basta inuna kita. Yun po yung pagtitiwala sa Panginoon. Andyan po ba kayo? Eh minsan, ito po ang kalagayan natin. Ang iniisip natin, yung lahat muna ng kagastusan, uunahin na natin yon. Di ba? Minsan ganun. Kung hindi natin ipaprioritize ang Panginoon, uunahin muna natin yung lahat ng mga needs natin. Hanggang makita natin, naku, ang dami pang kailangan, tapos wala pa, hindi pa nakaseparate yung para sa Panginoon. Kaya talagang kulang. Tama po ba? So, parang pag tinignan natin kulang, parang hindi aabot sa susunod na sweldo. Ang tanong, ibig sabihin ba nun, kulang ang ibinigay ng Panginoon? Minsan yun agad ang nakikita natin eh. Kulang agad. Pero hindi man lang ba natin natanong na, hindi kaya naman nag-overspent ako? Diba minsan pag nakita natin na kulang, parang nakita agad natin kulang. Pero minsan pala, meron palang hindi mga bagay na kailangan natin ngayon. Pwede naman palang hindi muna ngayon. Pero dahil nauna na natin, hanggang ano nangyari? Yung para sa Panginoon na hindi na natin naibigay, kasi may mga bagay tayong inuna o may mga bagay tayo na dahil inuna natin na overspent natin yung ating mga pangangailangan at nakita natin, wala na tayong naibigay sa Panginoon. Pero kung pinapakita natin na ang Panginoon ay priority sa ating pagbibigay, na kung ano man ang dumating, inuna mo na agad na iniwalay para sa Panginoon, anuman yung mga pangangailangan, magtitiwala ka na kung sa linggong ito kailangan itong bagay na ito, ando na pagtitiwala mo na God will provide. Kasi pinagtiwalaan mo siya eh. Amen po ba? Parang, nandiyan, may kausap po ba ako? Alam ko medyo, itong issue na to talaga pagdating po sa atin pong mga pangangailangan, alam ko po ay talagang hindi madali, pero alam ko pa din po na bawat isa sa atin ay talagang natutunan na natin na magtiwala sa Panginoon. At ang totoo, kapag tayo po bilang cheerful giver, makikita natin na dahil inuna natin ang Panginoon at may mga pangangailangan na tila kakapusin tayo, ang verse na ginagamit natin ng pagtitiwala sa Panginoon ay Pilipos chapter 4 verse 19. Buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi nauubos ay pagkakaloob niya sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. But we trust God na anuman yung ating mga pangangailangan, kung inuna natin ang Panginoon at tila may kulang, inaangkin naman natin yung kanyang pangako para doon sa mga kakulangan. Amen po ba? Nabuhat sa kayamanan ng Diyos na hindi nauubos, ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. At katulad nga po ng ipinatotoo ko po sa inyo, talagang pag nagtapat tayo sa Panginoon, God will provide. Si Jean po ay lagi niya nakikita kasi si Sweet, sa biyaya po ng Panginoon, ever since lagi siyang scholar, kaya lagi siyang walang bayad sa pag-aaral. So, kumbaga, somehow, si Sweet ay, ang idea niya, yun ang contribution niya sa family. Hindi na siya nagiging karagdagan sa kagastusan. At dahil doon sa ganong kaisipan, si Jean naman po, ang pakiramdam naman niya, dahil siya yung nag-tuition sa private school, ang idea niya naman, nakakadagdag siya sa kagastusan, sa kabigatan ng pamilya. Pero alam niyo po, sa biyaya po ng Panginoon, totoo po na talagang may kagastusan, pero ang Diyos ay sapat
na tumatagpo ng mga pangangailangan. Nung si Jean po, first year high school hanggang fourth year, ay nag-tuition po siya. At every month, halos mga 30,000, oh no, 30,000 a year ang tuition niya for the last 4 years. Ngayon si Sweet naman po, dahil nga po scholar from high school hanggang senior high, walang anumang binabayaran. Si Jean, gusto niya na makabahagi, maging katulad ng kanyang ate na gusto niya na maging kagaanan din siya sa pamilya. Ano po ang ginawa ni Jean? Nag-take po siya ng exam ulit sa kanyang school para makakuha ng scholarship. At sa biyaya uli ng Panginoon, ay nakasama po siya doon sa 8 na bibigyan po ng grant ng foundation. Para lahat ng mga founders, 8, at yung mga founders na yun, kukuha ng tigitigisang scholars sa mga students sa senior high. At isa si Jean sa 8. Na sa biyaya po ng Panginoon, ito po ang point ko. For the last 4 years, the Lord was able to meet yung tuition ni Jean. Sa biyaya ng Panginoon, natutugunan. Pero pagdating po ng senior high, ginawa ng Panginoon, iprinubayad ng Panginoon yung kanyang scholarship para may ibang paggamitan ng mga pagpapala na binibigay ng Panginoon. Pero ang nakita ko nga po doon, kung may tuition, God has His provision. Amen po ba? Kung walang tuition, may ibang paraan ng Panginoon para yung pera ay magamit sa ibang kaparaanan. At ganun din po ngayon ang nangyari, ngayon pong third year college si Jean, nung first 2 years niya, 55,000 ang per sem. Again, by God's grace, we were able to provide sa tulong ng Panginoon in so many, many ways talaga. Talagang, yun lang ang masasabi ko. Buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi nauubos, Siya ang nag-i-sponsor, Siya ang nagpapaaral sa aking mga anak. Dahil nagtatapat lang po kami, nagtitiwala kami, talagang God is so amazing. So, si Jean, dahil nakikita, again, nandun pa din yung kanyang burden. Kasi si Sweet, pagkatapos maging scholar ng DOST nung high school, even nung college, college pala yung DOST scholarship niya, yung kanya scholarship ng high school at saka senior high ay scholarship naman ng buong Quezon na nag-take din siya. So, ngayon naman, si Jean, nang 2 years na siya, 55,000 halos every sem ang kanyang tuition, tapos nung mabalitaan niya ng third year na 73,000 ang tuition, nagkaroon na naman ng burden, nag-aalala na naman. Kasi nga, ito pong aking mga anak ay talagang concern po sa family. Ano yung pwedeng magawa? Hindi po sila pabigat. Sa biyaya po ng Panginoon, yun nga po yung natutunan namin, magtiwala tayo sa Panginoon. God will provide. At habang dumadating po yung panahon na ito yung mga pangangailangan, tapos dumating yung time na may offer nga po ang DOST para doon sa junior, parang kalagitnaan kasi eh. After 2 years, pwede ka uling mag-enroll para sa third year or mag-take ng scholarship. At sabi ni Jean, Daddy, lalo ako na mamotivate na talagang ipagtiwala sa Panginoon na makuha ko yung scholarship. Kasi nalaman ko ang tuition namin, 73,000. So makikita mo talaga yung burden ng bata. Samantalang kami po, all throughout, talagang Lord, you will provide. At yun nga po, tiniwala namin sa Panginoon, sabi ko, nakita ko nga, no? Kung 73, at least ang provision ng government ay at least mga 50,000. So, konti na lang, di ba? Kasi yun po ang pwedeng ibigay ng DOST para sa scholarship. So, yung 73, konti na lang ang aming counterpart ay magaan na rin sa pamilya. Kaya talagang doon yung aming sama-samang prayer. At ang aming prayer, kung anong kalooban ng Panginoon, kung hindi ibigay ng Panginoon, again, I believe God will provide. Buhat sa kayo, sa kayamanan ng Diyos na hindi nauubos, kung noon iprinubayad niya yung high school ni Jean, even ngayon, kung hindi naging scholar si Jean, still, ang Lord pa rin ang gagawa ng ibang kaparaanan kung paano niya kami tutulungan para yung pag-aaral ni Jean ay maidaos. Sapagkat sa kanya lang naman kami nagtitiwala. Now, ano po ang sinasabi ko po dito?
At sinasabi ko nga po dito, pagka ginawa nating priority ang Panginoon sa ating pagbibigay, nandun yung pagtitiwala. Inuna mo siya, kung kulang, bahala ang Panginoon dun sa kulang. Basta ang nakita ng Panginoon, yung pagtitiwala mo sa Kanya. And totoo po, God really is an amazing God. Kasi nakikita po talaga namin kung paanong binibigyan niya ng katugunan yung mga bagay na ipinagtitiwala namin sa Kanya. And I believe ganun din po sa bawat isa sa inyo. Alam niyo po, maliliit pa sila, Jean, tinuruan na din po namin silang magbigay sa Panginoon. Ano mang mga pagpapalang tinatanggap nila, talagang pag meron silang blessing na tinanggap, alam nila, kabahagi ang Panginoon. Amen po ba? Kaya murang gulang pa nila, alam na nila po yung i-prioritize ang Panginoon. At dahil ipinaprioritize nila ang Panginoon ang patuloy na tumatagpo ng pangangailangan naming lahat. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya napakaganda po mga kapatid sa Panginoon na when we separate, inuna agad natin yung para sa Panginoon, ang ibig sabihin nun, ino-honor natin siya. Kasi inuuna natin eh, di ba? Kung ang Diyos ay inuuna natin, sabi nga doon sa binasa ko kanina sa Malakias, pinagpipitaganan. When we give something to God, ang ibig sabihin noon, we are honoring Him with the gifts that we give Him. Kaya pinagpipitaganan. At nagagalak ang Panginoon. Now, ganun din, kung sinasabi natin na ang Panginoon ay una sa ating buhay, dapat maging sa finances natin, we make Him our priority. Hindi mahirap para sa atin na ipagtiwala sa Panginoon ang ating finances. Ang ibig sabihin niyan, sa ating mga listahan, una ang Panginoon. Hindi siya leftovers. Hindi siya yung mga tira-tirahan lang. E paano kung wala nang matira? Sorry lalo. Kasi kung gagawin natin ang Panginoon ay panghuli, ginawa lang natin siyang parang tira-tira. Is that the way to honor our God? Sa dulo lang siya? Hindi. Dapat unahin natin siya. It shows that we are grateful and it shows that we trust Him. Amen? So we put giving priority. Number three po. So puro pipo ito. No? Madali naman. Number one is, pag ikaw ay cheerful giver, nakikita mo ang pagbibigay mo ay isang pribileheyo sa iyo. Karangalan mo, it's an honor. Hindi lahat ay nakapagbibigay, pero kapartner ka ng Panginoon. So you take it as a privilege. Number two, you prioritize giving. Kasi alam mo, inuuna ko ang Panginoon ay una sa aking finances. I trust Him. Ito'y pagpapakita ng aking pagtitiwala at pagpapasalamat sa Kanya. So you prioritize giving. And thirdly, a cheerful giver gives proportionately. Ang isang nagbibigay ng may kagalakan, nagbibigay ng tamang portion. So sabi po sa binasa natin sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay. So ano ibig sabihin doon? Pag sinabing bawat isa, so everybody, everyone, pagka ikaw ay mananampalataya, bahagi ng buhay mo, isipin mo na talagang ikaw ay magbibigay sa Panginoon. Kasi ang Diyos ay nagpakita sa atin ng pagbibigay. At napakagalante ng ating Diyos sa Kanyang ipinakitang pagbibigay. So God gave us an example to follow. God loves us so much that He gave His Son. Ganon ka-gracious, ganon ka-galante ang ating Diyos. Ngayon, kung tayo na mga anak ng Diyos ay nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, dapat lang din po na tayo naman ay magbalik ng pasasalamat sa pamamagitan ng pagbibigay. Kaya sabi ni Apostle Paul, bawat isa dapat magbigay. Each one should give. Ano ibig sabihin dito? Hindi po ito issue ng mayaman o mahirap. Ang pagbibigay ay hindi economic issue. Ang pagbibigay po ay pagtitiwala sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, hindi ako mayaman.
kaya hindi ako magbibigay. Ang pagbibigay ay para lang sa mayayaman kasi marami silang pangbigay. Hindi po, wala pong economic issue sa pagbibigay. Kung natatandaan po ninyo, ang Panginoon, of all places, pumuwesto po siya doon sa lugar sa templo, sa tabi ng hulugan ng mga handog. At tinitingnan ng Panginoon ang bawat nagbibigay. At bakit po tinitingnan ng Panginoon? Again, kasi nga po, concern ng Panginoon, hindi lamang sa ating dinadala, kundi maging doon sa ating puso na nagdadala ng ating mga handog sa Panginoon. At yun nga po yung nakita nating kwento, isang balo na dalawang kusing na lang yung natitira sa kanya, nakita yun ng Panginoon. At kung nakita yun ng Panginoon, ang Panginoon ang mismong unang-unang pwedeng pumigil doon sa babae na yun. Huwag mo nang ibigay. Walang-walang-wala ka na. www.com Kumbaga, alam ng Panginoon, walang-wala na siyang pera, dadalawang kusing na. At ang Panginoon, ang tamang tao para pigilan yung tao na yun na magbigay. Kasi, naisip ng Panginoon, hindi naman ganyan ang Diyos na sadista na kung walang-wala ka na nga, ay pagpipilitin ka pang magbigay. Hindi ganon. Bakit hindi pinigil ng Panginoon? Kasi ang pagbibigay, attitude ng puso na sumasamba, na nagpapasalamat. At yun ang nakita ng Panginoon doon sa babae. Nandun yung pagtitiwala ng babae. Kaya kahit dadalawang kusing na dinala niya, hindi issue sa kanya kung sa iba ay ang binigay ay ang lalaki o ang dami. Pero sa kanya, mahalaga, ito'y para sa aking Panginoon. Lord, I trust in you. Tanggapin mo po ang aking handog para sa iyo. Amen po ba? Kasi gusto niya makibahagi sa pagbibigay. So tandaan niyo po mga kapatid, hindi issue po dito ang economic. Sabihin niyo, ay hindi ako magbibigay kasi mahirap lang kami. Hindi po. Ang mahalaga po dapat ay take it as a privilege to give. Kung ano man yung kaya mong ibigay, basta pagpapahayag mo yan ng pagtitiwala at pagtatapat sa Panginoon, magbigay ka. Huwag mong ikumpara yung ibibigay mo sa ibinibigay ng iba. Humarap ka sa Panginoon na daladala mo kung ano man yan bilang pagpapasalamat at pagtitiwala sa Panginoon. And God will honor that gift. Amen po ba? So sabi, bawat isa ay dapat magbigay. At ang sabi din po, magbigay ayon sa ipinasya ng puso. Each man should give what he has decided in his heart. So ano po ang ipinapahayag natin ng Panginoon dito sa atin bilang mga cheerful giver? So kung tayo ay cheerful giver, sabi ang bawat isa ay dapat magbigay. Ang cheerful giver, nagbibigay. Hindi nang lilimos. Ano ang kaibahan ng nanglilimos sa nagbibigay? Tingnan natin yung ating pagbibigay sa Panginoon. Are we giving or are we giving alms to God? Dapat yun yung babae na dalawang kusing, yun ba ay binigay niyang limos? Hindi. She gave it out of her trust kasi yun na lang yung natitira sa kanya. Pero kung meron tayong kapasidad para magbigay, pero ang ibinigay lang natin ay dalawang kusing, yun ang paglilimos sa Diyos. Kaya sabi, ang bawat isa dapat magbigay. May kapasidad ka kasi eh. Hindi tayo hinahanapan ng Panginoon na pinapahirapan tayo. No! Ang pagbibigay ay ayon sa ating kapasidad. Sabi nga, ayon doon sa ipinasya ng puso. Kaya kung tayo'y nagbibigay at yun ang ipinasya ng ating puso, kasi alam ng Diyos, may kapasidad ka para magbigay. Lahat ng mga tumanggap ng kaligtasan mula sa Diyos, hindi natin mababayaran yung kaligtasan, pero sa paglilingkod, pinapakita natin yung ating kagalakan. Sa pagbibigay para suporta ng gawin ng Diyos, ay pinapakita natin yung ating pagmamahal sa Panginoon. Kaya, hindi po mali na hanapan tayo ng Panginoon na dapat ang bawat isa ay nagbibigay. Kaya, hindi po tayo naglilimos sa Diyos. We are giving. At kapag tayo po ay nagbibigay sa Diyos, ito po ay pagpapahayag natin ng pagpaparangal sa Kanya. When we give cheerfully our privilege, we prioritize,
At ito po ay nagbibigay tayo proportionately. Ang ibig sabihin po niyan, mula doon sa mga pagpapalang ibinigay ng Panginoon, dahil sabi ko nga po sa inyo, nagbibigay, hindi naglilimos. Ibig sabihin, mula doon sa mga pagpapalang ibinigay sa iyo ng Diyos, pipiliin mo yung talagang magbibigay ng honor sa Kanya. Kasi gusto mong parangalan yung Diyos na nagpala sa buhay mo. Minsan lang problema ito ng gusto talagang magbigay sa Panginoon. Kaya lang, hindi niya magawa ng lubos kasi parang iniisip niya ang mayroon na mayroon siya ay kanya. Kaya mahirap talagang magbigay pag iniisip mo, ikaw ang may-ari ng lahat ng mayroon ka. Pero ang mga anak ng Diyos, natutunan natin, Psalms 24:1, ang sabi, "The earth is the Lord's and everything in it or everything thereof." Lahat ng bagay sa daigdig ang may-ari si Yahweh. Now, kung titingnan po natin sa ganyang kalagayan that God is the owner of all the things that we have, ano ang kalagayan natin? Kung siya ang owner at binigyan niya tayo, ang kalagayan po natin, tayo po yung mga stewards, katiwala, pinagkatiwalaan ng kanyang yaman. Amen po ba? So kung titingnan po natin ang Diyos sa ganitong kalagayan na lahat ng mayroon tayo, ang may-ari ay ang Diyos, dun lamang po tayo magkakaroon ng pagbibigay na masasabi natin na nararapat sa Panginoon. Bakit po? Kasi imagine niyo po, ito. Kung meron po kayong inutangan, kung yan man ay sa tao o sa institution, normally yung inutangan ninyo, magde-demand po yan na ibalik ninyo yung hiniram nyong pera buo. At kung sa institution yan, may interest pa yan. Kasi hindi nyo pag-aari yung inutang ninyo. Tama po ba? So sa ayaw at sa gusto mo, buo mong dapat ibalik sa kanya yung inutang mo. Ngayon, tingnan nyo po ito sa Panginoon. Sabi, "The earth is the Lord's and everything in it." Ang lahat ng bagay, ang Diyos ang may-ari, hininga natin, lakas natin, karunungan natin, kaya tayo nakapag-aral, nakapagtrabaho. God provided for all of it. Then, pinagbabayaran ba tayo o sinisingil ba tayo ng Diyos sa lahat ng mga pagpapalang ibinigay na ito ng Diyos sa atin? Di ba hindi naman? Ang inihingi lang ng Panginoon sa atin is magbalik ng pasasalamat. Now, sa tingin po ninyo, mahirap po ba na magbalik ng portion man lang dun sa tunay na may-ari ng mga pagpapalang ibinigay sa atin? Kung yung nagpautang nga, He will demand full. E samantalang ang Diyos, siya ang may-ari ng lahat ng bagay, pero konti lang ang kanyang hinihingi sa atin, portion. Mahirap po ba yon sa atin na tumanggap ng labis-labis na pagpapala mula sa Diyos? Di ba hindi? Kaya po, dito makikita natin, ang pagbibigay sa Panginoon, hindi po magiging mahirap sa atin na mag-separate ng portion from what God has given us. Hindi po magiging mahirap sa atin kung maunawaan natin na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay at nais nating magbalik ng pasasalamat sa Panginoon in 5%, 10%, 15%, 20% or so on and so forth. Kasi kung kinikilala natin na siyang may-ari ng lahat ng bagay, alam natin kulang pa yung ibinabalik natin sa Kanya. So a cheerful giver gives proportionately. Kumbaga hindi random. Yung para bang pag nagbibigay tayo sa Panginoon, sabi ko nga po sa inyo, ang lahat ay dapat magbigay, hindi maglimos. Pag naglilimos tayo, random. Kung magkano lang gusto mong ibigay, kung may isang pagkain, o kaya naman tirang pagkain, o kaya gamit, damit. Ganun ang pagbibigay eh. Di ba? Pero kung talagang gusto natin, ang Diyos ang bigyan natin, dahil ino-honor natin siya, hindi magiging mahirap sa atin na magbigay ng portion para sa ating Panginoon na nagtiwala sa atin ng kanyang mga pagpapala. Kaya nakakatatlo na po tayo. Giving for a cheerful giver is a privilege, a priority, and proportionately. Kapag ka nagbibigay tayo, proportion, may itinatakda na tayo na nais nating ibigay sa Panginoon. And lastly,
A cheerful giver gives progressively. Yan. Ano po ang ibig sabihin naman nito? Pag ikaw ay cheerful giver, hindi ka lang nakokontento na hanggang ganyan lang ang uri ng pagbibigay mo. Kasi cheerful giver ka nga eh. Kumbaga dahil sa overflow ng joy, ay nandun yung puso mo na gusto mo hanggat maaari talagang laging magbibigay para sa Panginoon. Pag sinabing progress or progressively, mayroong increase ang pagbibigay sa Panginoon. Dahil nararanasan mo ang katapatan at kabutihan ng Diyos sa bawat pagtatapat mo, nakikita mo lalo namang pinapasagana ng Panginoon ang buhay mo. Kaya lalo ka din naman na-encourage na lalo pang magtapat sa Panginoon. Si William Colgate, kilala po natin yun, yung Colgate-Palmolive. Ito po ay isang international na company. Pero ito pong si William Colgate, natutunan po niya yung pagbibigay ng progressive. Ang kanila pong pamilya ay galing sa England at nagsettle po sila sa Amerika nung panahon po ng Civil War. Ang father ni William Colgate ay isang farmer at si William Colgate po ay naging interesado po sa paggawa ng sabon. Kaya doon sa kanyang edad na 19 years old ay sinimulan niya na po yung kanyang negosyo na makapag-develop po ng sabon. At nakapag-produce po siya ng sabon sa ilalim ng kanyang pangalan. At unfortunately, hindi po nag-succeed yung una niyang mga venture sa negosyo. At kinailangan po na isarado niya yung kanyang ilang business. Pero determinado po siya na magtagumpay sa tulong ng Panginoon sapagkat siya po ay isa pong mananampalataya. At ang encouragement po na nakuha niya ay yung galing po doon sa ipinahayag ni Jacob nung siya po ay tumakas galing po sa kay Isaac papunta po sa lugar nila Laban. Nakatagpo niya ang Panginoon at doon sa panaginip na yon ay sinabi ni Jacob sa Genesis 28:20-21, sabi niya, "If you will be with me and protect me in the journey, I am making and give me food and clothing, and if I return safely to my father's home, then you will be my God, and I will give you a tenth of everything you give me." So mula doon sa nabasa niya na tagpo ng buhay ni Jacob, nahamon din siya na ganun din na naging prayer niya. At sinabi niya ito sa kanyang kaibigang Christian din, at nasabi sa kanya, ibigay mo ang iyong buong puso sa Panginoon at lahat ng mga tinatangkilik mo. At makikita mo ang Panginoon ay pagpapalain ang lahat ng iyong ginagawa. At nangyari nga po, doon sa pagsisimula ni William Colgate ng bagong negosyo, ay nakita niya po na talagang pinagpala siya ng Diyos. Kaya nabuo niya po yung William Colgate and Company. And later on, buong mundo na po ay naabot na po ng kanyang produkto. At tinupad po ni William Colgate yung kanyang pangako. Nung pagsisimula ng kanyang negosyo, nagbigay po siya ng 10% para sa gawain ng Panginoon. Then later on po, nakita niya na out of the 10% na binibigay niya sa Panginoon, lalong lumalaganap yung kanyang negosyo, ginawa niya naman po na 20% ang binibigay sa Panginoon, 80% yung naiiwan sa kanya. Then later on, nakita niya na lalo pa rin sumasagana. Ginawa po niyang 30% and so on. At alam niyo po, later on, ang nangyari. Ang ginawa na po ni William Colgate, ginawa niya na pong 90% sa Lord, 10% ang sa kanya. Dahil ang sabi niya, with the 10% that I have, I still have so much. Okay na to sa akin. At yung 90% ay ginagamit para sa mission worldwide. Ginawa niya ito, nagbigay siya progressively. Hindi agad 90%, hindi kasi talaga madali. Pero dahil habang nagiging progressive yung kanyang pagbibigay, yung Panginoon naman tinatalo siya doon sa progression. Lalo naman pinadadami ng Panginoon yung kanya, lalong lumawak yung negosyo at lalong nakikita ni Colgate na mabuting magtiwala sa Panginoon hanggang later on, ipinakita niya ang kanyang lubos na pagtitiwala sa Panginoon. 90% sa iyo, Lord.
10% lang sa akin because enough na sa akin ito at magagamit sa ministry yung 90%. Amen po ba? He was able to give progressively. Bakit? Bakit ganoon ang kanyang pagkilos? Kasi po, nakita ni William Colgate na ang pagbibigay sa Panginoon ay hindi kalugihan. Andyan po ba kayo? Bagamat hindi ito ang ating dapat na motibo pag nagbibigay, na pag nagbigay tayo ay babalik ng Panginoon ng mas marami, hindi po yon ang motibo natin or motivation natin of giving. Hindi po yon. Pero, dahil isa yan sa pangako ng Panginoon na kapag tayo'y nagbibigay, ibinabalik talaga ng Panginoon at higit pa pag nagbalik ang Panginoon, kaya paano kang matatakot magbigay kapag ka ganun ang tapat na Diyos na nagbabalik ng mga pagpapala? Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6, yung prior verse bago doon sa ating pinag-aaralan, ang sabi po sa verse 6, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. So itong principle na ito, kapag tayo nagbibigay, sabi ni Apostle Paul, isipin ninyo, hindi kinawawalan kapag kayo nagbibigay. Parang meron siyang sinasabi sa atin, giving is actually investing. Andyan po ba kayo? When you give to God, you are actually investing in God. Marami na pong mga tao sa panahon na ito, ang dami pong sumubok sa iba't ibang mga uri ng mga investments. Yung iba po ay na-scam na. ang dami mga malalaking pera na ipinasok nila. Pero nakalulungkot, na-scam sila ng napakalaking pera because they were expecting yung big return. Pero pag tinignan natin ang Panginoon, kapag ikaw ay nagtiwala pala sa Panginoon, you are not divesting, hindi ka nagkakalat. You are investing. Na pag nagtiwala ka sa Panginoon, yung ipinagtiwala mo sa Panginoon, kaya niyang ibalik, kaya niyang palaguin. Sapagkat nakikita ng Panginoon ang mga pangangailangan mo. Andiyan po ba kayo? Kaya yun po yung dapat nating makita. When we give, hindi tayo nawawalan. Nag-i-invest tayo. At ito po ay principle na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Kaya nga dito sa 2 Corinthians 9:6, sabi, ang naghahasik ng kakaunti, mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami, ay mag-aani ng marami. At ito po alam ng mga magsasaka. At pagka ikaw ay isang magsasaka, magtitira ka ng binhi na pasisibulin mo, kasi mula dun sa binhi na inani mo, kailangan meron kang pagsisimulan ng bagong binhi na itatanim mo. Kaya kapag ikaw ay magsasaka, hindi mo pa pwedeng kakainin lahat ng inani mong bigas o palay. Kailangan magtira ka para mula doon sa inani, ito uli naman ay pagmumulan ng masaganang ani. Pero pag kinain mo lahat yon at hindi ka nagtanim, walang magsasaka na hindi nagtanim ang umasang aani siya. Wala pong magsasaka. Amen po ba? Now, ganun din. Kung hindi nakikita ng Diyos ang ating pagtitiwala sa Kanya, do you think, kung hindi ninyo ipinapahayag ang inyong pagtitiwala sa Panginoon sa pamamagitan ng giving, kung wala kayong itinanim sa Panginoon, yung magsasaka nga na hindi nagtanim, hindi aasan ng binhi, na ay ng ani. How much more? Kung alam natin hindi tayo nagtatanim sa Panginoon, parang mali naman yata na umasa tayo ng ani sa Panginoon. At minsan gusto pa natin, masaganang ani. Now ang tanong, nagtanim ka ba? Kung tatanungin tayo ng Panginoon, anak, nagtanim ka ba? Bakit naghihintay ka ng ani? Di ba? Kasi nga, may principle of sowing and reaping. If you sow, you will reap. Well, ewan ko kung paano niya titingnan to. Si Mami Junicia, tinanong ng isang photographer, kasi nakita nandun sa isang sulok at nagbubungkal ng lupa at may ginagawa. Sabi nung photographer, Mami Junicia, ano ang ginagawa niyo dyan? Nagtatanim ako, hindi mo ba nakikita? Nagtatanim ka, eh wala naman akong nakikita ng binhi na itinatanim mo. Seedless. Maliban ang ating pagbibigay sa Panginoon ay pwede ang seedless. Pero malinaw ang sabi ng Biblia, paghasik para umani. Amen po ba? So yun po yung pang-apat.
Sabi din po ng Mateo chapter 6 verse 19 hanggang 21, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit, do'y walang naninirang tanga. Sa madaling salita, invest in God. Sa pagbibigay sa Panginoon, nag-i-invest ka para sa kanyang gawain. At kung nagbibigay ka para sa gawain ng Panginoon, it is not wrong to expect from God. Hindi po mali. Kasi sinabi ng Panginoon, kung nagtanim ka, aani ka. Kaya think of giving as investing. Hindi ka nawawalan. And later on, makikita nyo, kami po, parang ang nangyari nga po ay nagtanim kami sa biyaya ng Panginoon. Later on ay yung tanim na yon parang investment hanggang isa pong pagpapala ng Lord. Hindi po madali para sa aming buong pamilya na makapunta po ng Sweden. Ni hindi ko po yun pag-iipunan. Hindi ko yun gagas. Yung pagkakagastusan para pumunta doon. Hindi ko po yun pagpaplanuhan. Dadalhin ko po ang ibang mga pera sa ibang mga bagay. Pero alam nyo, dahil nga po, alam ng Panginoon yung investment namin sa paglilingkod sa Panginoon, investment sa pagsunod sa Panginoon. Ang Lord, dahil doon sa investment na yon, yung favor naman ay binigay sa amin. Na buong pamilya kami, kasama si Missy, si Ate Daisy, yung aking dalawang anak, at saka yung mother ko, sabay-sabay kami, lima, na nakapagbakasyon po sa Sweden, all expense paid. Kung pag-iipunan ko po yon, di ko alam kung makakayanan, kung matatapos, di ko alam kung buong pamilya kami magagawa namin yun. Pero out of nowhere, because of God's grace and favor, palakpakan natin ang Lord. Pinaranas sa amin ng Panginoon na buong pamilya kami, hindi lang ako makaka-enjoy nung magagandang tanawin, buong pamilya kami naranasan namin yung buhay sa Sweden nang sama-sama kami. All expense paid dahil ang Panginoon ang nag-provide ng mga pangangailangan. Ganun po ang Panginoon. Kapag tinignan natin ang paglilingkod sa Panginoon, ang pagbibigay sa Panginoon ay hindi kawalan, hindi sayang, magugulat po kayo. Maraming kaparaanan ng Diyos para ipakita sa inyo na ang Diyos ay laging tapat sa bawat isang nagtitiwala sa Kanya. Kayang gawin ng Panginoon, sabi nga niya sa Isaiah, ang bundok, kaya niyang gumawa ng daan. Di ba? God will make a way even if there's no way. Sabi doon sa kanta ni Don Moen na nasa Isaiah po. Ganun po ang Diyos. Kaya, again, this time, kapag tayo magbibigay, huwag niyo isipin na kayo ay nawawalan. Amen? Ayaw, pagka kayo po yung nagbibigay, consider it as a privilege, isang karangalan. Lord, it's an honor na maging kabahagi para sa iyong banal na gawain. At dahil ino-honor natin ang Panginoon, ipaprioritize natin ang ating pagbibigay. Hindi ka naglilimos sa Panginoon. Kaya, ibig sabihin, may portion ka na ibibigay para sa pag-honor mo. Kung magbibigay ka sa hari, tingin mo yung ibibigay mo sa hari na panglimos. Di ba? Hindi mo na dadalhin sa hari yon. Kasi alam mo, hindi tatanggapin ng hari. Kasi mismong yung limo bagay na yon, kung para sa hari, parang hindi karapat-dapat na ibigay. How much more if we are giving to God? Dapat makita natin, we have to set aside a portion para sa Panginoon. Bakit? Kasi siya ang nagmamahal sa akin. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. So huwag kayong matakot. Magtiwala kayo. Buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi nauubos, God will give everything as you need. And lastly, giving should be, ano po yung huli natin? Hindi lang proportionate. Ano po yung huli natin? Dapat progressive. Kung halimbawa po, hindi nyo pa talaga nahihirapan pa kayo by faith na magbigay ng proportionately, pero subukan nyo po, maggawa kayo ng pattern, magstick kayo. Halimbawa, Lord, gusto ko po magtiwala sa iyo, pero hindi pa ganun katatag ang aking pananampalataya. Alam mo yun sa iyo sarili. Lord, susubukan po dito siguro sa 5%. Tapos, subukan nyo na gawin ito ng consistent. At magugulat kayo as you stick to that pattern. Yung kagalakan, magugulat kayo. Hindi ka nang masaya na 5% lang. Later on, talagang ikaw na mismo makakadama nun. At bakit mo nagagawang mas higit pa doon? Kasi nakikita mo, as you stick to the plan, ay mas higit ang pag-i-stick ng
Panginoon sa kanyang katapatan, and He was blessing you already dun sa mga bagay na kailangan mo. Kaya nakikita mo na, ba, nagtapat ako sa Panginoon, pinagpala niya ako ng ganito. Kaya habang nagpo-progress yung giving mo, nagpo-progress din yung pagpapala lalo ng Panginoon. Because what you sow, you will reap. At kung ano ang itinanim mo, mas higit magbalik ang Panginoon doon sa mga nagtatapat sa Kanya. Yung hindi natatakot na magtiwala sa Kanya ng kanilang mga finances. At tayo po yun ang mga anak ng Diyos. Why? Because God loves a cheerful giver. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Yes, O God, we give you glory. We give you praise. We honor you, Lord God. Hallelujah. And tunay nga, Panginoon, that even in our giving, matagpuan mo, Panginoon, that we are really honoring you. Na ikaw ang top priority, Panginoon. Giving is top priority sa aming mga buhay. Na ang ibig sabihin, O Diyos, we trust in you. Nagpapasalamat kami dahil ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay. Pero pinagkatiwala mo sa amin ang mga bagay na ito, Panginoon. At ang hinihingi mo lamang, Panginoon, is portion. At salamat din that as we give, lagi kang tapat, Panginoon. Kung kami ay nagtatanim, aani kami. Alam namin na hindi po dapat ito ang maging motivation namin sa aming pagbibigay. Kaya po kami nagbibigay unang-una dahil naranasan po namin ang iyong dakilang pagmamahal sa amin. Lahat ng tumanggap ng kapatawaran, lahat ng tumanggap ng pagmamahal mo, O Diyos, naroroon sa puso na iyon ang gratefulness. Kaya naman ang aming buhay, Panginoon, ay aming iniaalay upang ipaglingkod sa iyo. Ang aming mga tinatangkilik, maging yung aming oras, Panginoon, pinapahayag namin na inuuna ka namin sa aming mga buhay. At ang palatandaan na inuuna ka namin sa aming mga buhay ay makikita maging doon sa attitude ng aming pagbibigay. Sapagkat sabi mo nga po sa iyong salita, ang nais mo, Diyos, kung kami magbibigay, kami na iyong inibig, kami na iyong pinatawad, kami na iyong hinirang. Kung kami magbibigay sa iyo bilang iyong mga anak, you want us, O God, to give cheerfully. Kaya naman, O Diyos, matagpuan mo na every time, Lord God, na kami po'y magbibigay sa iyo, nandun nga po yung cheerful heart, Lord. Na we take it as a great privilege bilang, alam namin, we don't deserve, pero kabahagi kami sa iyong ministry. Nagiging kabahagi kami to support ang mga pangangailangan sa iyong gawain. Sapagkat pinagpa-prosper mo ang aming mga trabaho, ang aming mga negosyo, binibigyan mo kami ng karunungan, ng kalakasan, ikaw ang gumigising sa amin. At ikaw ang nagbibigay ng kapahingahan sa kabila ng pagod namin mga pangangatawan dahil sa trabaho. Lahat ng ito, Diyos, all of these things, mga provisions mo, hindi mo kami sinisingil, hindi mo kami pinagbabayad. But it gives you gladness, Father God, kapag ka kami ay nagbabalik ng pasasalamat sa pamamagitan ng gawain ng pagbibigay. Kaya once again, Father God, alam namin, you love cheerful giver. At kami yon na nakaranas ng iyong pag-ibig. And as we give, Lord, matagpuan mo sa amin, we take it as an opportunity, a great privilege, O God. Matagpuan mo kami na pinaprioritize namin because we honor you in our lives. At hindi kami nagbibigay ng limos sa hari. Lord, we honor you as King of our lives. And we want to honor you with our gifts, Lord. The gifts of time, the gifts of talents and treasures, and whatever we have. Lord, you are top priority in our lives. At maging sa aming pagbibigay, makikita ito, Panginoon, na ikaw ang inuuna namin before everything else, O God. At kung sa tingin namin, tila pagkukulangin man kami, O Diyos, ikaw ay Diyos na buhay.
buhat sa iyong kayamanan, ipinangako mo, Lord. Pagkakaloob mo, Panginoon, ibubuhos mo, Panginoon, ang lahat ng aming pangangailangan ayon sa kapangyarihan ng Panginoon na iyong pinagkaloob sa amin. If you have given the Lord Jesus as our Savior and He died for us on the cross, ano pa ang hindi mo kayang bigay para sa amin? Lord, you can prosper us, Lord. Ngunit ang nais mo nga, Panginoon, ay matutunan namin na maging may kagalakan na nagbibigay sa iyo. Hindi napipilitan, hindi nahihirapan. Yes, Lord, we offer you, Lord, our gifts of talents, time, and treasures, Lord. Top priority. Because we want to honor you in our lives, O God. At magagawa mo, Panginoon, na higit pa ang maibigay namin sa iyo. Because you are the God that will prosper us, Lord. More than doon sa pangangailangan namin upang may magamit kami sa pagkakawang gawa. Lord, magagawa mo na pasaganain kami higit pa sa mga pangangailangan namin upang may magamit kami sa pagkakawang gawa para sa iyong gawain. I pray, Lord, that you will prosper, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa amin. Sa mga kapatid naming nagtatrabaho, Panginoon, anuman ang uri ng trabaho ito na malinis, I pray, Lord God, that you will prosper, Lord God, ang iyong aking mga kapatid na ito, Panginoon. Panginoon, sila na mga nasa kalsada, na namamasada, o anuman ang kanilang trabaho, Panginoon. I pray, Lord God, na matagpuan mo sila, Lord, the cheerful giver. And Lord, out of that heart, Lord God, cheerful heart, I pray for prosperity, Lord, to flow in their lives. Anumang pangangailangan nila, the way, Panginoon, na ipinaranas mo sa amin ang pagpaprosper in so many ways. I pray, Lord, yung mga business, Panginoon, ng aking mga kapatid, i-prosper mo, Panginoon. At habang pinagpaprosper mo ito, Panginoon, matagpuan mo, Lord, yung progressive giving. Dahil ito'y patotoo na hindi mo nga po, Panginoon, ginagawang stagnate ang pagpapala mo sa amin. Bagkos, Panginoon, meron ding progression. May growth, katulad ng aming spiritual growth. Ang aming buhay ay meron ding progression na nanggagaling sa iyo. Kaya maraming maraming salamat, Panginoon. It's an honor, Lord God, to be partners in your ministry, Panginoon, through giving. And we want to honor you, Lord. Salamat po. We give you glory. We give you praise. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Patuloy kami sama-sama maglilingkod until you come, O God. Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus.